Magandang hapon ho sa inyo lahat. Ayan. Ako ho ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Wala hong iba kundi si Mr. Lance. Ayan, ayan, ayan. Ako ang pambansang bartender. Tayo ho'y maghuntahan, magkwentuhan, magtalo. Ano pa ba? Ayan ho, basta ho sa kaalakan. Ayan, ayan, ayan. May seta po tayong bar. Ayan, ayan. May seta po tayo. Isa kong bar, tinanggal ko muna. At kami ho kahapon ay gumawa ng content. Ay, nilikpit ko muna. Ayan ho, pahinga muna. Ayan. Aba, kung ako yung napapanood nyo ha, comment-comment. At saka ho, punta ho kayo sa aking YouTube channel ni Mr. Lance. Saka sa aking Facebook page. Makita nyo lahat ng kaalakan. Yung mga history. Ano pa ba? Mixing. Exhibition ng mga bote, nagpapaapoy ng alak, yung original. Oh, hindi kagaya ng ibang apoy-apoyan lang. Ano pa ho ba? O basta ho, sa lahat ng kaanakan, ayan ho, dyan ho makita sa aking channel na Mr. Lance, Facebook page at saka yung YT, aking YouTube channel. Yan. Ah, kumusta ho kayo lahat? Yan, baka naman ho, maka-star naman dyan. Maka-star, maka-star. Yan, I have 22 stars already in my account. So, baka naman ho gusto nyo dagdagan. Ito talaga naman ako yung nagbibigay ng libreng kaalaman. Ha? Yan? Oho. Yan, ha? Okay. Dahil ako tapos na kumain ng lansones at rambutan. Yan. Okay. Pumili ko sa labas kanina. Mura, ha? Oo. At saka my favorite insimada at donut na may asukal. Ay tayo ho'y maghuntahan naman tungkol ho sa kaanakan. Ayan. Sige. Sasagutin ko lang ho itong isang schedule. Ayan. Ano ba una ho yung gustong topic? Aba? Gusto niyo ho ba pang malakasan talaga? Ha? Gusto niyo ho ba upakan niya ho natin itong ano, Hennessy? Ayan, parang gusto ko ho. Ayan. Okay. Ay, siyempre, tumatayo ho tayo para ayun, makakuha ho yung ating itatopic. Ayan. Okay. Ito. Ang una ho nating i-topic ay hindi pala Martin Plato, sorry. Hennessy. Ayun, natago. Okay. Sino ho ba umiinom ng Hennessy sa inyo? By comment naman ha, comment. Ayan ito. May hako kong Hennessy. Hennessy, ibig sabihin ng mga Hennessy ay ito isang uri ho ng cognac. Oho, cognac ho ah, cognac. Okay. Ayan. Okay. Alam niyo ho ba ang istorya ng Hennessy? Oho. Kung bakit ho ba tinawag to na Hennessy? Oh, ito Hennessy. Ito, napakasarap po nito. Marami yung umiinom nito. Mga alam niyo na, nakaka-LL. Hmm? Oh, yeah, court po yan. Nakakaluwag-luwag. Yan ho. Ha? Okay. Alam niyo ho, no? Ang founded ho nito, no? Ng Hennessy, no? Isang Irishman. Oh, tiga Ireland, in short, oho. Siya ay tiga Ireland na pumunta ho siya sa bansang France sa gawing cognac. Kaya nga ho itong Hennessy ay tinatawag ho na cognac. Oho. Kasi yung cognac ho lugar. O sinabing, bigyan mo ako ng cognac. What kind of cognac do you want, sir? Do you something like that, diba? Yung kami nasa hotel kasi marami yung cognac. Ito, may tinatawag ho na yung Hennessy nga, may tinatawag na Martel, may tinatawag na... Buga, marami ho siya, hindi ko na isa-isahin, ano? So, balik tayo dito sa Hennessy, no? Ito ho ay na-founded nung si ano, no? Isa ho siyang businessman, nagpunta ho siya sa bansang France, sa, dun niya ho sa ano, sa cognac, sa lugar ng cognac sa bansa ho France. At dun ho niya ito na-establishment. Oo. Alam niyo ko nung edad ho ni ano, ni bakit ho ba tinawag na Hennessy, by the way? Kasi ang pangalan ho niya, Richard Hennessy. Kaya ho ito tinawag na Hennessy. Ito ho isang tao. Alam niyo, edad niya, 19 years old. Noon siya ho'y nagpunta sa bansang France, sa lugar ho ng cognac. Kasi yung lugar ho, cognac. Parang dito, sample, ano, sa Pilipinas. Nagpunta ka ng Philippines, pumunta ka ng Bulacan, or ganon. O di, you know. Yun naman ho sa France, cognac. Oho, yon. Cognac, yung lugar. Oho. Alam nyo, edad ho ni Richard Hennessy, yung nag-founder ho nito, isa ho siyang businessman, at age of 19 years old, umalis na ho siya ng Ireland, nagpunta ho niya sa bansang France, at doon na ho siya nakipagsapalaran. Oho.
Alam niyo itong si Richard Hennessy, nag-serve pa ho ito na nag-serve pa ho ito bilang officer ni Louis XV. Yung hari ho si Louis sa bansang France. Oh, ito ho ang kanyang istorya. At na-started niya ho itong Hennessy. Alam niyo ko anong taon? Oho, alam niyo ko anong taon? Noon ho 1765. Doon na established ni Richard Hennessy, kaya ko tinawag na Hennessy ay yung ito ho kanyang pinagmamalaki na na cognac na Hennessy na. Okay, ho tinawag ni Hennessy dahil ang pangalan niya si Richard Hennessy. Ay ito pa ho isa ha. Ito pa ho isa. Ito napakaganda ho na. Sino ho ba mahilig ho sa inyo sa mga bag na mamahalin? Oho. Mga bag na mamahalin. Oh, yung Louis Vuitton. Ayan. Alam niyo ho ba ang Louis Vuitton at saka itong Hennessy? Al-Saloy, halos iisa lang. O isa lang ang nagpapatakbo. O, munti ho kalaman. Ako ho si Kuya Kay. Ah, hindi ho. Si Mr. Lanzo ito ha. O, yan. O, okay. Yan. O, yan. Yan ho ang munting kwento ni Hennessy. Ang totoo niyang pangalan, Richard Hennessy. Kaya ho tinawag na Hennessy. Ba't ho tinawag na cognac? May nakalagay sa ibabaw. Ayun, ayan, 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 ayan. Kasi ho, ito ho ay nagmula ho sa bansang France. Yung cognac ho ay lugar sa France. Isang province. Kumbaga. Okay, yan. Woo. Sana ho ay nagustuhan nyo na naman ang aking paliwanag. Ako ho ang pambansang bartender ng Pilipinas. Eh, hindi ho pala ako nagbablog. Oh, ito ho si Mr. Lance. Ayan. Sabi ko naman ho sa inyo dito ay marami tayong matutunan dito. Eh. Ayan. Sabi nga ni Ernie Barong, pag may knowledge, ayan, may power. Ayan, joke lang ho si Mr. Lance. Para naman ho medyo kwela ang ating hilo kanina pa kana pa ito pa. Ang atin hong live. Ayan ho. Okay, yan. Okay? So napag-usapan ho natin si Hennessy, no? Napakaganda ho ng kanyang ng istorya, no? Okay. Yan, ano pa ho ba gusto niyo? Oh, yan. Siyempre, nahandyan na rin ho tayo sa bansang France. Bay, wag na ho tayo lumayo. Mag-usap na rin ho tayo ng mga product ng France. Oh, ito ha. Ito. Ayan. Ayan, okay. Ay! Lagi ho, ano eh, gumagalaw ho yung camera ko. Si ano ha, yakin ho, ano, no? Si Ate Luz. Oo, Musni, ayan, amin ho, ano, no? Marutiyahin ko na to eh, oo, yan. Ano ba ito, pwede ko itawag? Tita Luz, ayan, oo. Magandang hapon ho, ah, shout out sa mga Tiga Malolos Bulacan. Ayan, oo, ano? Mga Tiga Malolos Bulacan, no? Kumusta ho kayo dyan, aking mga kamag-anak? Aba eh, kumusta ho kayo? Ba, hindi ho na naman ho tayo nakikita-kita. Ganun lang buhay. Nakikita minsan, tapos eh, matagal na panahon na hindi. Ganun pa man, ay, still, tayo yung magkakamag-anak at tayo nagmamahal. Ganun ho dapat. Hindi ho maganda sa mga magkakamag-anak ay alam nyo na yun. May nagkakaaway or may tampuhan. Hindi. Maganda ho yung magkakasunod. Yan. Okay? Speaking of France, ano? Yan. Okay. Yan. Ito ho mga champagne. Ito ho, no? Napapaliwanag ho natin. Ito ho mga champagne ay galing ho sa bansang France kasi napag-uusapan ho natin ang France. Ang France ho, no? Yan. Okay. Alam niyo ho ba ito mga champagne igaling din ho sa bansang France to, no? Yung champagne ho, isang lugar din ho yan eh. Yung cognac at yung champagne, mga lugar ho ito sa bansang France eh. Ba't ba sikat na sikat ang France, ano? Kahit saan hong bagay yun. Oh, no? Tsaka maganda ho dyan eh, sa bansang France eh. Meron niya hong mga citizen niya ho yan eh. Kahit saan bansa pala sa mundo, pag nahando, isuportado ho nila. Oh, ganun mo kaganda ang mga ang patakaran ho ng bansang France. Oh. Kasi may kamag-anak ko ang aking butihing may bahay. Ay asawa ho isang Frances, ay ganun ho. Oh, yung mga anak ko libre sa pag-aaral. O tapos ho yung, mga alam ko, pati bahay ho ata, libre. O, gobyerno na nagbabayad. Ganun ho sila. Tapos eh, nung nawala na ho yung, nabiyuda na ho yung, nawala ni Frances, di na iwan niya asawa at anak. Dinala ho yung, kinuho ng French government yung kanilang ano, kanilang, yung asawa at saka yung dalawang anak. Hanggang doon na ho nakatira. Ganun ho kaganda, no? Sa basang Frances. Sana ang Pilipinas magkaganun. Kahit malaho sa panaginip. Ano? Yan. Okay. So, balik ho tayo dito sa champagne, ano? Ito yung champagne, ano? Nag-start ho to sa France noong 1700s. Oho. Ito yung mga champagne. Ayan. Kung mahilig ho ba kasi champagne, masarap po ito. Ito yung manamis-namis. Yung bubbly. Yung para ho nagbabubble pag iniinom ho natin, masarap po ito. Eh.
manamis na miso ito eh. Siyempre, ito ho'y gawa ho sa mga grapes ho ito. Ito hong mga champagne, ano. Mamaya ho, babanggitin ko sa inyo kung saan ho gawa itong mga champagne, no, sa ubas ho, no. Kasi may mga ubas ho na dapat kang gamitin sa paggawa ho ng champagne, hindi ho basta ubas. Kasi ang ubas ay marami hong klase yan eh. Hindi ko lang ho exact, kaya nyo minsan, ano, ayaan ko sa inyo kung ilan yung exact ng ano ho, no, yung numbers ho ng uri ho ng grapes. Oo, kasi marami ho klase ng grapes eh. Kala ho natin green at saka black lang at saka medyo brown. Hindi ho, yan ho may mga pangalan, may mga variety. Oo, sa mga grapes ho may tinatawag at may pinapangalan. Oo, yan ho, no, mamaya ho itatakel ho natin. Ito ho, 1700s nag-start na ho ito. Oo, ito. Itong hawak ko naman ng isa, ito ho itinatawag naman sparkling wine. Oo. So magkaiba ho siya, ito champagne sparkling. Lahat ho ng sparkling, pwede hong tawagin champagne. Pero yung mga champagne, hindi ho pwede tawagin sparkling. Ganun ho pagkakaiba niya. Okay? Yan. Pero alam niyo ho, nung 1715, ito hong ano, no? Ito hong sparkling na hawak ko eh. Noong 1700, so kasi nag-start do ang champagne eh. Noong 1715, ay ito hong ano ho na to, no, itong sparkling sinerbo to sa palasyo ng France eh, sa kauna-unahan pinatikim ho ito. Yun, siyempre mga special na tao lang ho naandoon. Yun, mga special na tao, yung mga bisita ho ng hari. Oho, ito ay sinerbo doon sa kauna-unahan pagkakataon noong 1715, o after 15 years ho. Okay, ayun, o sa shout out sa aking kay Ate Luz Musne at saka siyempre sa aking mahal na asawa, si Doris Javier Lumibaw. Siyempre, sa kasaw. Oh, ayan. Okay, nakita ko na yung ano, ah, Pilopax. Ah. Yun. At ito yung sinerve sa mga mayayaman. Aho. Sa mga mayayaman, sa mga businessman. Ito yung sparkling wine. Nag-start doon noong 1715. Doon yung nag-start yung sinerve doon. So, napakatagal na rin. Ay, tiba, uminom ho kayo nito. Dito yung the best ho itong dalawa ko. Ito, paborito ko. Ayan. Okay? Ayan. Sige ho. Alam niyo ho ba pinakamahal ho na champagne? Ay, wine pala. Kasi ang ano ho eh, no? Dito lang dalawa. Kasi ho, ang kategorya ho ng champagne at saka sparkling is a wine. Ano ho? Yan, para maliwanag sa atin. Para ho maliwanag sa atin, mahuhulog yung aking pook. Okay. Yan ho, no? Alam niyo ho ba ang pinakamahal ho na wine sa buong mundo? Okay. Pinakamahal. Nagkakalahga ho siya ng ano, ha? Okay. 551,000 US dollars. May tungkit ito, hindi ko na binanggit. Mahirap basahin. Yan. Oh, hindi ko pa alam kung ipasok bukas. Ano? Ang pangalan ho niya, Romaine de la Romance. Ay, de la... Okay. Ulitin ko ha. Romaine de la Romaine. Okay. Conti. Romaine Conti. Grand Cru. Yan ho. Yan ho ang kanyang pangalan. Ang haba ho eh. Okay, maximum price ho niya ay 551 US dollars. Iyon ang pinakamahal ho na wine sa buong mundo. Ito hong binanggit ko na to. Domaine de la Romani. Ayan ho. Iyon ho pangalan ng wine ho. Yan ang pinakamahal. Ano. Conti Romani. Ayan ho. O, Conti Grand Cru. Iyan ho ang pangalan ng wine na. Ganun ho kaba. Napakahaba ho. Oho. At yung pangalawa ho na pinakamahal ho na wine. Ayan, hawak ko tayo ng wine. Yung Domaine Leroy Musigay. Oho, ano? Grand Cru. Basta may mga cru sa dulo, mamahaling wine ho. Ayan, lumalabas ho dito. Ay, si Ate Beth, ha? Magandang hapon. Oho. Ayan, shout out sa inyo dyan sa La Union, mga kuya, kumusta? Oho. Ayan. Alam niyo po ang alaga ho niya? Okay. 19,702 US dollars. Hindi ho milyon. Hindi ho milyon. Oho. Okay. 19,702 US dollars, okay. At ito ho, pangatlong pinakamahal, ano? Pero hindi ko alam ang presyo, eh. Yung Egon Mulier. Egon Mulier.
yan ho pinakamahal ho na isang wine sa buong mundo. Okay, nagbanggit ho ako ng top 3 na pinakamahal ho na yan ho na wine ho sa buong mundo. Yan ha. Aba, share-share ho tayo ha. Share-share ho sa ating mga ginagawa, sa ating ng topic, sa ating ng pinag-uusapan. Ayan. Ayan. Ayan, baka ho, ano, may, kung may mga tanong ho, kahit ito naman hindi na ho live, ano. At ito'y mapanood nyo ho ng after my, ano, yun live. Eh, pwede naman ho kayo mag-comment. Sasagutin ko pa rin naman ho yan. Ito ho, no, ano. Itong hawak kong champagne, ito'y sinasabi ko, no. Nabasa. Nabasa yung aking mga notes. Okay. Sabi ko naman sa inyo, no, may pinagagamitan ho ng mga wine. Sabihin, may wine ho na nakatapat ho sa mga champagne, hindi ho basta wine. Ah, hindi ho basta grapes. Ang ibig ko sabihin, may ginagamit ho palang grapes. Ano yan, tukata ko. May ginagamit ho grapes sa paggawa ho ng mga champagne na hawak ho na to, no. Hindi lang basta, kanya binabanggit ko, hindi lang ho basta grapes. Eh, pwede nyo ho gamitin sa paggawa ng champagne. Oho. Okay. At ito ho yung mga wine na pwedeng gamitin kapag gagawa ka ho ng champagne. Okay, ito ho ah. Okay. At ito ho ah, ano ho yan, pito. Ito ho ah. Yung tinatawag ho na Pinot Noir. Oho. Eh siyempre Francis eh. Oh, Pinot Noir. Ayan ho, ano. Pinot Meunier. Ayan ho. Chardonnay. Di ba minsan yung Chardonnay, nakakabili ho kayo wine na kalagay ho eh. Chardonnay. Okay, ginamitan din ho ng yung klase na ubas ho. Ubas ho mga binabanggit ho natin na ginagamit ho sa pagtimpla ng mga champagne. Okay. Pinot Blanc. Oh, yung mga blanc, marami rin ho wine yan eh, nakalagay. Mga blanc dito. Pansinin nyo, punta ho kayo sa mga wines to. Okay. Pinot Gris. Ayan. Puro Pinot, ha, diba? Okay. Petit Misler. Ayan. Ito yung mga Frances. Ito yung mga uri ho ng ubas. Ito mga binabanggit ko. Last but not the least, yung pampito na ubas, na uri ho ng ubas na ginagamit ho sa paggawa ng champagne ay tinatawag ho na Arbane. Oo. Yan ho ah. Inuulit ko. Bibilisan ko ah. Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Gris, Petit Misler, Arbane. Yan ho mga uri ho ng ubas. Uri ho ng ubas yan ah. Kasi ho tayo mahilig lang ho tayo kumain ng ubas eh. Di ba yung grapes ah. Yung grapes ah. Di ba masarap eh. Masarap papak-papakin eh. Wala lang ho ako dito. Yung makabili si Mr. Lance. Ayan. Yun ang mga uri ng ubas. Yun ang kinakain natin ng mga ubas-ubas na nabibili sa palengke, sa grocery. Eh, hindi ko alam kung anong tawag ko sa ubas yun. O, basta ang ginagamit ito sa mga champagne, yun ang mga klase na grapes na yan. Okay? O, ubas sa Tagalog. Okay? Galing ano? Yeah. Okay. At alam nyo ano, dagdag ko lang bago tayo mag-change topic o pag-usapan na ho natin ng mga ibang ibang ano naman ano. Okay. Alam niyo ba yung ano no? Yung vineyards ano sa bansang France. Kung gaano ho kalawak. Oh, yung kanila yung vineyard, yung taniman ho ng ubas, vineyard ho tawag doon. Oh. Alam niyo kung gaano ho kalawak? Gaano kalawak? Eh ano lang naman ho 84 hectares ho laman. 84 hectares. Okay. Ganun ho kalaki ang taniman ng ubas ho sa bansang France. 84 hectares. O acres kung sa Ingles ko tawagin. Tama ho ba ako? Ayan. Kung nagkakamali, alay kayo na ho barang magpasensya. Ayan. So, 84,000 ha. Sorry ha. 84,000 hectares. Ayan. Ganun ho kalawak ang taniman ng grapes ho sa bansang France. Eh, syempre, andun ho yung mga Arbane. Diba ho? Si Pinot Noir. Si Pinot Meunier. Andun na rin ho yun. Kasama na ho doon. Yung pitong binanggit ko kanina. Okay? Ito si okay, ito si Mr. Lance, ang pambansang bartender ho na Pilipinas. Mag-aalak ho yakim sana ako. Yan, okay. Yan. Napag-uusapan ho natin ang mga kasaysayan ano ho. Okay. Alam niyo ba ang ano no? Kauna-unahang spirits. O yung may inumin mong alcohol.
na nadiskubre sa kasaysayan ng tao. Alam niyo ba kung ano? Aba, hindi ho ito isang cognac o brandy? Hindi. Hindi rin ho yung wine? Hindi. Hindi rin yan ho whiskey? Hindi. Hindi ho yan vodka? Oh, hindi ho. At hindi rin ho yan o gin? Hindi ho. O rum? Hindi ho. Alam niyo kung ano? Beer. Ang kasaysayan ho ng tao. Oho. Ito ho yung ano eh. Nag-start nung 5th millennium BC. Oho. Alam nyo kung saan bansa? Sa bansang Iran. Doon ho na-discover ang kauna-unahang ano, spirits o nakakalasing na inumin sa kasaysayan ho ng tao. At yun ho ay beer. Oho. Beer ho siya. Oho. Kaya nga, hindi ho wine, hindi ho brandy, hindi ho whiskey, hindi ho vodka, hindi gin. Kundi ho beer. Nung 5th millennium BC sa bansahong Iran, okay, yan. Pero alam niyo ho, no, yan, 5th millennium BC ho, na, alam niyo ba kung ano naman taon nagsimula ang commercialization ng beer sa mundo? Di ba na kung nakailan ho nag-start yung magbenta ng beer ang sa kasaysayan ho ng tao? Ito naman rin, nagmula, ano, nag-start ho nung 4000 BC. Oo. Yan. At alam nyo kung ano mga bansang unang-unang hong nakuha naman sana umulan, yung schedule ko. Ah, sasakyan lang. At ang alam nyo ang ano, yung at alam nyo ang ano, ang mga bansa hong unang nagbenta ho ng mga beer sa mundo. Oo. Yan hong Germany, Australia, at saka ho Inglaterra or England. Kasi napasok ko tayo sa beer. Ito hong masok. So, yun ho. Nag-start naman ho ang commercialization ng beer noong 4000 BC. Yun. Noong 5th millennium BC, nag-start ho ang kauna-unahang beer. Tapos noong 4000 BC, nag-start naman ho ang commercialization. Ibig sabihin, nagbenta. Nag-start magbenta ng beer ang tao o sa kasaysayan ng tao. At ang mga tatlong bansa ho yan, ang tatlong bansa, alin-alin ho yan? Australia, Germany ho, at saka England. Okay? Ayan. Ba? Ayan na ah, aba, ay huwag niyo hong kalilimutan sa darating na halalan. Si Mr. Lanso ah, yan. Huwag niyo hong kalimutan isulat sa inyong ano ah, sa inote niyo ah, na panonorin niyo sa YouTube channel at saka sa Facebook page. Yan oh, Mr. Lance. Okay? Ako ang kumakandidatong ano, kapitan dito sa dito sa social media. Ayan. Okay? Ayan. Mr. Lanso, sa aking YouTube at Facebook. Okay? Ano pa ho ba gusto niyong pag-usapan? Ayan. Comment nga ho kayo. Ayan. Ano pa ba ang gusto niyo? Ayan. Kung muna pag-usapan ho natin yung lahat ng mga kauna-unahan lumalabas sa mundo kagaya nga ng beer, ano, yung champagne, yung sparkling, ano. Ayan. Okay. Kasi ala ko pinag-uusapan natin, ano. Alam niyo ho ba, no, ang kauna-unahan naman ng mixing, yung mixing ho ng alak. Oh, yung nag-mix, yung pinaghalo. Yung cocktail na tinatawag, di ba, uminom naman ako, wala yung mga, yung gin ho eh, hinaluan nyo ng beer. Yung gin yung hinaluan nyo ng pumelo, yung gin yung sinaluan nyo ng kalamansi, yung gano'ng tinatawag na mixing. Oho, yan. Okay. Alam nyo ba ang unang-unang mixing ho na lumabas ho sa buong mundo? At anong taon? At saan bansa ho sa mundo? Ito ho yan, ano? Yung unang-unang mixing o cocktail na tinatawag ho na, o unang-unang lumabas ho sa mundo, tinatawag ho na Zacerac. S-A-Z-E-R-A-Z. Oo. Zacera ko ang tawag niyan. Yan ay with combination ho, a blend o combination of, nilagyan ho nila ng whiskey, alam niyo naman ang whiskey, yung absinthe, isang uri ho to ng ano eh, herbs, isang uri ho to ng spirits, nagawa sa mga herbs and spices ho ito eh. They call it, ano roto, pag ito ininom niyo, yung absinthe. Wala lang ako absinthe eh. Meron ho ako Jagermeister, para din yung Jagermeister yun. Ayan, they claiming na may ano ro ho yan. Therapeutic claim nakakagaling, yung absinthe. Baka meron mo kay dyan. Tsaka bitters and sugar. Yun. Yun ang mga pinaghalo. Eh, syempre, kailan ho ba nag-start yung kauna-unahang sa serak na to, na unang-unang cocktail na naininom
o ginawa sa kasaysayan ng tao. Eh, nag-start ho yan noong 1800s pa. Oho. At taga, napakatagal na ho pala, no? Yun ho, kauna-unahang cocktail. Yung bang mixing na pinaghalo ho na kuno-uno. Yun. Yun ho. Ah, siyempre, hindi ho kuno-uno yun. Binanggit ko nga ho yung mga blend of whiskey, absinthe, bitters, and sugar. Yun ho, kauna-unahang cocktail. Siyempre. Ah, sa anong bansa? Ba't lagi ho ganun, ano? Lagi ho Amerika na naman, ano? Sa Amerika ho, sa New Orleans, sa Amerika. Doon nag-start yung dasasera. Kauna-unahang mixing ho sa mundo noong 1800s. Diyan ho nag-start. Oh. Lagi ho kaya sa Amerika, ano? Ano? No? Parang ito hong Coke. Galing na siya. Alam niyo ba itong Coke? Aba, sa Amerika rin ho nag-start ito. Oho, sa Amerika rin. Tingnan niyo, gaganong-ganong rin sa Amerika din ho nag-start ito. Alam niyo kung saan? Sa Atlanta, USA din ho ito nag-start. Oh. Ito. Noong 1886. Noong nag-start ang Coca-Cola sa Amerika. Ayan. Lagi yung Amerika. Talagang Amerika, hindi mo pahuhuli. Okay? Hindi 1886 pa ho, eh, may Coca-Cola na. Hindi, ang dami na ho palang tumaas ang sugar na ito. Sa bagay, noong araw naman, hindi naman ho, ang mga diabetic ho noong araw eh. Noong bata ako, bihirang-bihira eh. Oh. Ang noong okay bata ho, alam ko lang ho, diabetic ho sa may amin doon, sinana Benyang lang. Eh. Okay, nana Benyang ha, kung nasan ka ha. Sana'y happy ka. Yung sinanabay niya ko, yan yung dati ko lagi kakwento. Ganun, talaga buhay. Tayo ko'y gangay sa kantay. Tatanda at lilipas din ako. O, oh, diba? Lilipas, mawala. Ganun mo tayo. Lahat po tayo. Yan, wala ko tayong gusto. Hindi, pero according to sa Bible, no, kunti lang, eh, may aabutan naman doon buhay si Kristo na tao. At makikita siya. Okay, kasi yung iba ho'y ano, bubuhayin yung humarap sa hukuman. Ayan. Ayan. Dito assorted. No? Kunti Bible ho tayo. At saka may kunti ho. Ano. Napagkwentuhan lang ho. Ayan. Okay. So, yan sa Amerika. No? Amerika talaga hindi ho nagpapahuli. No? Oo. Okay. Ito rin yung alam nyo kung itong hong orange juice. Sa Amerika din ho pa na nag-start ito. Hindi kang segue yan. Ayan. Ayan. Kahit ito liliman nanonood ho sa akin. Eh. Nawala pa ho yung ilan. Eh. Ayan. Alam niyo ba tong orange juice? Sa Amerika din ho nag-start to. Oh. Oh. Ayan. Talaga Amerika, hindi ho nagpapahuli. Ayan. Alam niyo kung anong taon ho ito? 1920s pa ho. Itong orange juice. 1920s ho, nag-start to ang orange juice sa Amerika. Yung tinatawag na bottling, squeezing, at saka yung pagpaparami. Noong 1920s ho, sa United States of America. Siyempre, saan ba sa US? Malawang ho Amerika, di ba? Sa Florida. Oh, hindi ho Florida, Pampanga, ha? Florida, USA. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Ganda ho na ating mga topic, mga napag-uusapan. Bay, sana ho'y matagdagan ho tayo ng ating manonood. Eh, bala ko'y hanggang alas 4 ako. Eh, para hong 30 minutes pa ako eh. Gusto ko na hong mag-out. Para pagod na ho ako, kapapaliwanan. Ayan. Ayan. Alam niyo sa TikTok, ano, pagkakaiba ho ng live sa TikTok at live ho dito sa Facebook. Sa TikTok ho, napakarami hong basher. Oo. Doon na sinasala ko. Tao ka ba? Oo. Tigil mo na yan. Wala naman nanonood sa'yo. Kasi kung isa nanonood, 10. Oh. Isa 15. Ganun. Isa 3. Ganun. Lami ka naman taga-tsaga mo dyan. Mais kayo ka dyan. Napakarami hong basher doon. Ayan. Ay, hindi ko pinapansin. Oh, kaya nagkagandahan naman ho sa TikTok pag naglalayo. Ay, marami yung ano doon, katanungan. Mr. Lance, ano ho ba yung mixing sa ganun? Mr. Lance, ano ba papatanggal ang hangover? Mga ganun. Mr. Lance, meron ko dito Bombay Sapphire, ano ba magandang timpla? Something like that, ganun ho maganda. Oh, tsaka siyempre, nakaka-dali-dali ho tayo ng ano doon. Subscriber. Okay. Alam mo, tagal na ako nag-live. Nag-live ako ng makalawa. Ay, nakakuha ko dalawa. Subscribe. Nakadagit ho tayo. Ayun. Yun. Okay? Ano pa ho ba gusto niyo pag-usapan? Si Jack. Yung ating paborito si Jack. Ayan. Okay. Okay. Eh, kilala niyo ho ba si Jack? Ha? Hindi ho si Jack na naman sa Titanic. Ito na naman tayo. Ha? Ang sabi si... Hindi ho yun, ha? Oh, na Titanic na Kidolpio yung Titanic ba yun? No? Okay. Ito ho, ano, no?
sino ba mainam sino ba mahilig uminom mo sa inyo ng Jack Daniels? Bayan isang araw nakita ko sa aking ano eh mga kliyente ko sa Coliseum. Nagpuso sila, meron po sila nito. Ah, meron po sila nito. Yan. Alam niyo to, itong si Jack yan. Ito isang uri ho ng American whiskey. Alam mo na, lagi kong binabanggit dito. Marami hong klase ng whiskey, no. May tinatawag ng Scotch whiskey, Irish whiskey, meron nga tinatawag ng Taiwanese, meron ho po dito, no. Yan no, ano, yan mga uri ho ng whiskey yan. Yan. Alam niyo to, no, bakit ho ba tinawag na Jack Daniels? Kasi ang totoo ho niyang pangalan. Kasi ganoon naman ho alak, kaya binanggit ko kay Hennessy ho kanina, no. Si Hennessy, siya ho si Richard Hennessy, kaya tinawag na Hennessy, no. Okay now. Ayan, nakita na panood niyo naman. Ngayon, ito naman si Jack Daniels. Ang pangalan naman nito si Jasper Newton Daniels. Yun naman ang totoong pangalan niya. Kaya tinawag ko na Jack Daniels. Okay. Kung baga pinapaikli-ikli lang din naman. Parang mga palayaw. Ano? O, bagsag kung sa panahon ngayon natin. Ganon, yan ho. At ito'y na-establish noong 1866. Nag-start ko noong 1866. Yan. Okay? Siyempre, ang distillery, saan ho? Sa US. Wala naman ng iba. Ito ang kaunaan ng first registered distillery sa US. Ito ang si Jack Daniels. Si Jasper Newton Jack Daniels. Yun ang kanyang history. Abay, panoorin nyo ho, may mga mixing, individual mixing ho akong ginawa. Hindi ho lahat, marami yan, hindi ho mahirap. Individual mixing, panoorin nyo ho. Dalawa na ho napupusata namin o isa. Ay, abangan nyo ho po yung mga susunod. At baka itong month ho na ito, magpapost pa ulit ako ng isa, pangalawa. Part 2, yan. Oo. Okay, yan. Okay. Di ba ho ano? Minabibili ho ngayon eh. Combine. Jack Cola kung tawagin. Oh. Jack Daniels and Cola. Pinagsama, di ba ho? Sino ba nakainom na? Ah, maraming nga ho naghanap sa akin sa TikTok eh. Wala ho hindi ako nakabili. Nakita ko na sa grocery. Hindi na ako bumibili. Oh. Yeah. Pero kayo ho, kung gusto niyo ho makainom ng Jack and Cola na siyempre may Jack Daniels kayo tapos siyempre Coke naman marami sa tindahan. Ay, hindi nyo alam kung paano i-mix. Panoorin nyo ho yun sa akin YouTube channel, sa akin Facebook page, o sa Facebook ko. Nag-mix ako nito, together. Itong dalawa ho na to. Ayan. Ayan, makita nyo ha. Ito ho'y nag-start noong 1907. Yung pinagsama ang whiskey and coke. Although, hindi ho yung Jack Daniels na whiskey, no? Ibig sabihin, no, any kind of whiskey pwede nyo gamitin. Ang sinasabi lang ho, yung whiskey and coke nag-start ho noong 1907. Pinagsama ko siya. Ayan. Okay? Galing ano? Ayan. Eh ngayon, minabibili na nga hong Jack and Cola. Okay? Pinagsama. Oo, inumin nyo na lang. Lagay nyo na lang na ice. Oo. Ayan. Diba? Pero iyan ho, no? Yung whiskey and coke, ano? Ayan. Iyan ho, variation lang ho ng ano yan? Rum and coke. Yan ay variation. Ibig sabihin ng variation, no? No? Ginaya o hinalintulad, ano? Kung tama ko yung Tagalog ko. No? Yan. Hinalintulad lang mo yan dito. Sa rum and coke. Oh. Kasi ito naman yung rum and coke, malalim mo ang istorya na ito, kung pag-aaralan ho natin. Alam niyo ba kung ano istorya ho na ito? Kasi ito ho, ano, tinatawag ko sa isang banda na Cuba Libre. Lagyan mo lang ho ng lemon, tinatawag na ho Cuba Libre. Kapag wala ho naman hong lemon, yung lemon ho nabibili sa tindahan, ano? Lagyan niyo sa baso. Tawag hindi ko ba libre pag wala namang rum and coke. So, yun naman yung sa bartending, ano lang na, mga terminology so yan eh. O, yung mga tawag na cocktail. Ngayon, ito naman rum and coke. Di ba ginayo ho yung whiskey and coke noong 1907. Ito naman, humisari, ito talaga nauna, itong rum and coke. Siyempre, gaya sinasabi ko, hindi na naman ho tandwa yun. Ano? Ibang rum ang ginamit. Kasi ho yan, nag-start ho yan sa bansang Cuba. Kasi sa bansang Cuba ho, tropical countries, eh marami ho rum yan. Lahat ho ng most of the tropical countries in the world nakakapag-produce ho ng rum. Oho, kasi marami ho silang plantation of sugarcane. Kasi ang rum ay gawa sa sugarcane. Dito sa Pilipinas, kaya tayo ho ay maraming rum. Marami ho tayong rum. O, ito isa na ho, tanduay, mga Don Papa. Ano pa ho ba? Basta marami ho tayong rum. Kasi marami ho tayo ditong marami ho tayong tubo o sugarcane. Ang ibig kong sabihin, kaya nakakapag-produce ho tayo ng rum. Oho, yan, okay. Ito ho ginaya lang. Kasi ang yung bansang Cuba, no, may isang bartender dyan. Noong ho sila nakalaya ho sa pananakop, na, kung hindi ako nagkakamali, eh, no, during the Spanish and American War, oho, nakalaya ho sila sa pananakop ho, no, yung bansang Cuba, may isang bartender
nag-start to mag-mix ng rum and coke. Alam nyo pangalan ng mixing na tinawag niya na yun? Yung tinatawag na Cuba Libre. Bakit ito ba tinawag na Cuba Libre o Cuba Libre? Oho. Cuba Libre? Cuba Libre? O bakit ito tinawag? Kasi yun niya hong bansang Cuba. Ano ho ba libre? Nakalaya. Nakalaya na ho sila sa pananakop. Sa colony kung tawagin. Sa, kasi matagal ho silang bansa yung Cuba na sakop. So, noong ho sila yung nakalaya na, may isang bartender ho, nagtimpla ho siya ng rum and coke at tinawag ho niya noong mismong araw na yun na Cuba Libre kasi nakalayan ho ang kanilang bansa na Cuba sa pananakop ho ng ibang bansa. At doon ho nag-start yung Cuba Libre. At noong 1907, ginaya naman ho ng whiskey and coke. Ayan, yun ang munting mga istorya. Okay? Oh, gaganda ho ng mga istorya, no? Na pinaliliwanag ni Mr. Lance. Ano ho? Abay, baka ho may tanong si Jomark Larasan. Ayan, ha? Oh, Jomark, ha? Palo-palo mo ko sa akin Facebook page, ha? Tsaka YouTube channel, ha? Nondod ka. Mr. Lance, ha? Ayan. Ayan. Dito si Mr. Lance. Ako nagpo-promote. Ayan. Ako ho yung parang tutorial na ho ito. Eh, libre ho ito, ha? Wala hong bayad. Oh. Wala hong bayad ito. Wala hong bayad yung ginagawa natin. Wala nga hong sahod dito. Sana ako makasahod. Ayan. Nondod kayo na aking vlog lagi. Si Juliet de Arco, shoutout sa iyo. Ha? Sa kay Jomark Larasan. Ayan. Oh. Sana okay-okay kayo. Shoutout sa inyong dalawa. Maulan. Eh, nako. Sana bukas naman ho. Umulan nyo aking mga schedule. Eh, maigaon ko lang ho hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Okay na. After 10 ng gabi, yan. Saka ka na lang ho bumanat na ulan. Yan. Dalawang araw ho kung walang koleksyon. Oh. Dahil sa ulan. Yan. Ay apektadong-apektado ho tayo maganda ka ho yung music pag ako sa TikTok ano ako ho yung nagla-live ako ho yung music dito sa Facebook alam ko bawal oo ano ho tayo warning kasi dati nag-music ako ng ano music lang naka-live sasayaw-sayaw wina-warning ano ko amigo daw wina-warning ano ko tano. Patayin ko na lang kaya hindi ko tayo makapag-music. Ngayon, babalikan ho natin ng cognac, ano? Ayan. Jomark, ito ha, para may idea ka. Alam niyo ba may mga cognac na pinakamahal ho sa mundo? Alam niyo kung magkano? Ito yung nagkakalaga ho ng $1.2 million. Kasi hawak ko ngayon ni cognac, ano? Ay, napaliwanag ko si Hennessy, ha? Oo. Si Richard Hennessy, napaliwanag ko. Oo, ikaw ha, Juliet, ha? Baka buwibili ka ng Louis Vuitton, ha? Oo, yung Louis Vuitton ng mga bag. Sapatos, di ba? Meron yung mga belt ata, di ba? Oo. Kahit mga tagamit, meron yun. Oo. Ano nga, Juliet, ha? Si Louis Vuitton at saka si Hennessy, isa yan. Oo. Para sa inyong kaalaman. Oo. Okay. Alam nyo, pinakamahal ho na, ano, na cognac ho sa buong mundo. Okay. Yung ho tinatawag na Henry de Port. Pag ho si Henry, hari ho yan. Siyempre, sa basang Fransya, no? Si Henry. Oo. Henry de Port, dudug nun, Heritage Cognac Grade Champagne. Yun ang pangalan. Oho. Ang halaga ho, $1.2 million. Aba, isipin nyo, $1.2 million. Eh, kahit nga ho, yung 0.2 million, 0.2, wala ho. Oho. Kahit ka dunggit-dunggitanan, wala ho tayo. Yun. At pumapangalawa ho dyan, no? Bibigay ho tayo ng, sige, top 4 ho, bibigay ho natin, ano? Yun naman ang pangalawa. Ito, ha? Ito, pumasok ko pala si Hennessy. Oh. Si Hennessy Beauté du Siquel Cognac. Oh, ayan, napaniwanag ko ho si Hennessy, ha? Si Richard Hennessy. Oh, ha? Yan. 19 years old ho siya, itong si Hennessy. Ay, nagpunta ho siya sa bansang France. Sa lugar ng Cognac. Sa France ho yun. Province ho yun. Oh, at siya ho, ano eh. Naging ano pa eh. Ha? Naging, naging officer pa ho siya ng army. Oho. Oho, ni Louis XV. Ayun ho. Nakapag-serve pa ho siya. Oho, siguro kaya ho siya nag-serve nung time niyo. Baka kailangan kasi baka nasa war ang France. Nag-serve ho siya kay Louis XV. At the age of 19 years old, siya ho businessman, si Richard Hennessy. Siya ho na ito, binabanggit ho natin na Hennessy Beauté du Siquel Cognac, $195,000. Ang halaga niya. Pangalawa sa pinakamahal ho na cognac sa buong mundo. Okay, ito pa ho pangatlo, si Croisette Cognac Lyonnais, 1858, Guinness World Record, $156,000 ang kanya pong halaga. Okay, ito, last na ho ah.
Cognac Bruguerol. Ayan o. Alam nyo kung magkano halaga niya? 149,943. Ganun ho kamamahal itong mga cognac na to. Ayan. Aba, eh, kung kayo may mga cognac po sa bahay, ah. Ayan, napakamamahal. Baka ho nabigyan kayo matagal na eh. Okay. Alam nyo ho yung cognac Bruguerol na to? 1795 pa ho yan. Isipin nyo, ganun ho katagal. Rare na rare ho yan. Ewan ko lang ho kung meron pa ho niya. Eh, sigurado ho meron pa ho niya ako sa mundo. Sigurado ho meron. 149,943 ang kanyang halaga. Ganun ho kamahal yan itong mga cognac. Okay? Ayan. Ayan. Ano pa ang ating merienda? Kayo binagminandal na. Ako yung nagminandal na. Noong araw, yan ang tawag sa amin sa Bulacan. Ang merienda yung minandal. Eh, sa Maynila, sosyal. Nag-snack ka na ba? Ayan. Nag-snack ka na ba? Eh, sa amin ho, sa Bulacan yung tawag din, minandal. Kasi minandal, nagmerienda ka ba? Ikaw binagminandal na. O tayo magminandal. Kasi tayo magmerienda. Okay, yun yung salitang Tagalog, malalim. Uh-huh. Sabi ro ho, eh, sa lahat doon ng language sa buong mundo, tayo ro ang pinakamayaman. Uh-huh. Kagaya lang ho ata ng upuan, napakaraming tao. Eh, at yung sili ata, Spanish yan. Eh. Bangko, di ba? Upuan. May silya pa. Uh-huh. Ano pa yung sa Tagalog? Ano? Yung salumpuet. Yung pala isang Tagalog niyan, yung upuan. Ayan, oh, di ba? Ang dami yun, no? So, sa lingwahe, mayaman doon tayo. So, yan. Eh, sa Kapampangan, may sarili pa silang tawag doon yan. Siyempre, sa mga Bisaya, meron doon. O, yung mga iba pang lugar. O, din. Yan. Mga Ilocano, meron din tawag sa mga Silya o Bangko. O, may Bangko pa pala. Pati sa basketball nga ho, natawag yung Bangko. Eh, kasi hindi ata nakakapasok. Ilang oras ka nakaupo, kaya tinawag kang Bangko. Yung sabi upuan. Yun, yun ho, ang apat na pinakamamahal na konya ko sa buong mundo, no? Okay. Siyempre, yung panlima ho, gawin na nga ho natin top 5. Ano? Kasi marami ho yan, eh. O yung siyempre, yung isa ho dyan, yung Louis Duterte, no? Alam niyo, ano ko yung nasa hotel, ano ko yung nasa Dusitani, eh. Nasa hotel nito. Meron kami Louis Duterte doon. Kaya hindi ko ho nakita. O kasi nakatago ho. Louis Duterte, Louis Duterte, de Remy, Martan, Rare, Cash, Grande, Champagne, Cognac, $10,000 ang halaga niya, no? Ay, sa akin niya akong pagkakaalam, eh, nung araw, nung ako'y nahan doon, no? Ang isang shot ho na, no, that was, 1993 ho ako nag-start doon, eh, naging bartender ho ako. Siguro 1994 ata, eh, after a year, dati waiter kasi ko noon. Naging bartender ako, nag-ship ako, eh. Ay, ano tawag ko doon? 2,500 ho, eh. Ang Persia. Oho. Ang isa hong kasing ganito na bote, ay ito ho, eh, pumapatak na 32 o 35, eh, napapalabas ho ng management. Oho. Ay di, sabit sa 32 na lang, ho. 32 times 2,500. Ganun ho isang bote nun. Eh noon ho yun, ay wala ho ngayon. Eh siyempre ngayon, nagmahal na lahat. Eh, mahal din ho yun. Okay? Ayan. Oh, ganda ho na ating live, ano? Ayan. Baka ho may mga katanungan ho kayo, ha? Eh, paki-share-share niyo na lang ho akin hong ginagawa, no, para naman ho mapanood ho ng iba. Oh. Yan, oh. Dito ay sabi nga ni Ka Ernie, pag may knowledge, yeah, may power, yeah. Eh dito na tayo manood sa natutunan kaysa ho yung mga chismisan, mga marites, bunutan ng baril, yan. Eh nakaka-stress lang ho yan. Stress lang ho kaya pag ginapapanood niyo. Pag di kayo nag-comment, may stress lang kayo. Kakasakit lang tayo. Yan. Eh, dapat to sa atin, eh, sa mga tao, eh. Cool. Cool lang. Cool. Yan. Oh. Kumisa na tayo rin ng mga taong gumagawa ho ng aming problema. Eh. Sabi nga ho sa Bible, eh, no? Ako yung nagbabasa. Wala naman doon kalaban ang sabi ho ng Diyos. Eh. Wala naman doon kalaban ng tao. Eh. Kundi tao rin. Ang nakalagay ho yan. Eh, kagaya ho niyan, di ba? Yung iba ho, ano? Nakikipag-apoy sa kapwa-tao, nakikipag-barilan sa kapwa-tao, nakikipag-suntukan sa kapwa-tao. Yan, yun yung sinasabi. Yan, ako, anong oras na ba? Ako ay siningit ko lang ho yung live, gusto ko yung laging nagla-live, para ako yung minapopost. At ay, ako ay 320 naman ho pala, ayan. Hoy, shoutout kay
Roberto Teodoro na lang, wag na doon Robert. Ayun. Tawag ko kasi siya kay Kinong. Roberto Teodoro na lang. Shout out to sa inyo sa mga taga-Kamangyanan ha. Si Milo Oban ayan. Diyan ako nagmula, diyan ako pinanganak. Ayun. Shout out to sa inyo. Ayun. Sana Robert ha, papanood ni aking mga vlog-vlog. Eh, biniro nga ako ng asawa na ito. Lagi ito ho. Nagkalat doon pagmumukha ko sa Facebook. Eh, pasensya na ho kayo. Eh, napasok ko hilarangan ho na ito. Dinerecho ko na ho. Oo, wala ho tayo magawa ng pandemic. So, ayun ho. Ngayon, nagla-live naman ho tayo. Para sa kaalaman. Ayan. Okay? Chata to sa inyo ha. Ayan, kila Juliet. Ayan. Kila Joe Marquez. Mabago kila Robert. Ano ho ba ang gusto nyo ho malaman? Okay. Alam nyo itong mga konyak ho na ganda. Ako meron ho akong 3 types of konyak. Eh, no? Meron ho ako dito ng Hennessy. Papakita ko lang. Ayan. Marami, pero marami ho ito. No? Ito meron ho ako dito ng Martel. XO. Ito XO naman ho. Ibig sabihin ng XO, extra old ho. Ayan. Meron naman ho ako dito ng Hennessy. Ito yung mga uri ho ng konyak. Yan dalawa ho na yan. Ayan. Para makita nyo lang. At saka ito. Bakit po ba kinukwento? Kasi o, tayo magpapanggit po tayo ng mga uri ho ng konyak. Ano? At saka ito pa ho. Itong tinatawag na hardy konyak. Itong hardy konyak, tinignan ko sa online. Ito yung nabili ko lang sa isang tao. Binenta ho sa akin. Pambili ng doho niya sapatos. O. Wala ho akong idea. Itong hardy konyak. Loses Dior. Oh, hindi ho ito pabango. Ha? Yung Dior na pabango. Hindi ho ah. Oho, wala ko. Yan, oho. Eh, ito pa rin nakakahalago ng 20 mil ho ito. Oho, ito. Yan. Alam nyo, marami ho klase na konyak. Itong pinakita ko sa inyo, that is a 3 types of konyak lang ho ito, no? Ito ho yung mga konyak na klase, no? Ito ho, types of konyak, no? Meron tinatawag na Hennessy. Ayun ho kanina, no? Ito si Hennessy. Si Richard Hennessy ho, kaya tinawag ho na Hennessy. 19 years old. Siya ho nagpunta, siya ho tiga Ireland. Tiga Irish ho siya, tiga Ireland. Nagpunta ho siya sa bansang France sa lugar ho na konyak, kaya nga ho konyak ang tawag sa mga ito kasi lugar ho yon, at nag-serve pa ho siya sa hari ho ng France. Ayun. Siya yung businessman at the age of 19. So ito ho yung mga uri ho ng konyak eh. Oh, yung konyak syempre yung lugar ho doon ho lang mula, no? Yung tinatawag na Hennessy, pinakita ko kanina, yung tinatawag ho na Martel, yung tinatawag na Courvoisier, Remy Martin XO. Oh, yun kanina yung Martel naman XO, ito naman ho Remy Martin. Remy Martin, Cognac Remy Martin VS Cognac Hennessy XO. O baka may mga meron mo kanya, mag-comment ho kayo ha. Cognac Hennessy VS Armagnac, Cognac Converseer, Cognac Remy Martin 173, Cognac Louis XIII Remy, yung binabanggit ko kanina, yung sa hotelo meron kami. Calvados Converseer XO, yung XO sinasabi ko sa inyo, extra old ang tawag. Hennessy Black Cognac, o, you know, para hong ano ba to? Yung, mga Johnny Walker, may black din ho sila. Hein, Camus. Yan ho, ang mga klase, no? Marami pa ho yan, hindi lang ho yan, ha? May tinatawag pa na Petit Champagne, Dewas Cognac BSOP, ibig sabihin ng BSOP, ha? Very special old pale ho, ibig sabihin yan. Fine Champagne, Martel Cognac XO, XO, extra old, Remy Martin V, okay? Pierre Ferrald, Martel Cognac VS, yan ho ang mga uri ho ng cognac, okay? Ang ibig sabihin ho ng ano, no? Ang ibig sabihin yung mga binabanggit na V, VSOP, yan mga nakalagay ho dito, ha, mga V, VSOP, mga XO, yan ho yung 4 official categories of cognac. Mga kategorya ho, para classification na kategory. Napansin niyo aking ibon na yun. Ibig aking kalapate. Uy, anong ginagawa mo dyan? Ayun, sa tok-tok ho, yan. Yan, yung VSO, yan, ibig sabihin ng VS, very special, ano. Yung BSOP, very superior old pale, pero pwede rin tawagin na very special old pale. Oho. Yung XO, extra old. Okay. Recently, meron nung additional na XXO. Oho. XXO, dalawang X, saka O. O, yan ho, mga uri ng champagne. O, tandaan ho natin, ang mga champagne ay nagmula ho sa bansang France. Oho, yan. Kasi lugar ho siya, no? Oho. Kasi meron ho, kasi tinatawag na brandy and cognac. Ano ho? Brandy konya kung tawagin. Oo. Ano ba yung mga brandy? Kagaya yung iba, yung tinatawag yung brandy, mga Carlos Primero, yung mga Pundador. Ano pa ba? May brandy ba ako dito?
pala akong brando rito. Oho, yan ano. Ay, ito ho naman yung mga brandy and cognac kung tawagin, ano. Yung mga fundador, isa ho yan, yung Carlos Vermeer. Dati meron kong Carlos dito eh. Yung Converser BSOP, Converser Napoleon. Alam niyo ho yan eh, yung mga Napoleon eh. Oho. Hennessy Napoleon, Hennessy XO. Ganon din ho, yung mga XO, extra old. Oho, di ba ho? Remy Martin BSOP, Remy Martin XO, Armagnac Sister, Grand Cuvée. Yan ho naman tinatawag ng mga brandy. Okay, yung kaninong binanggit ko napakarami, yun naman ho, tinatawag na cognac. Para pag ho tayo nakakainom, alam ho natin ating iniinom. Okay? Yan, okay. Baka ho may mga katanungan, ha? Yan, marami na ho tayo natatakin. Ayan. Sana yung ma-share nyo naman ito aking ginagawa. Ayan. Nandito na sarap ang aking alak. Ayan, ano pang gusto nyo? Ano pang gusto nyo? Okay. Ito, bago tayo mag-out, kasi okay, may racket ho ko eh. Okay, ongoing. Pag-usapan nun natin si Old Park. Pag-usapan naman ho natin ng Scotch Whiskey. Okay. Ito, sino ba meron ito? Comment ho kayo. Diyan man, lagi na ho natin natatapin. Grand Old Park, kung tawag ko dito. No? Bakit ito ba tinawag na Grand Old Park ho ito? No? Kasi ito, tinawag ko, ito ay isang legendary, itong tao ho na ito. No? Ito yung pangalan ho nito, si Thomas Park. Siya ho tiga, tiga England ho siya. Tiga England. Sa ano ho siya, no? Diageo. Sa bansahong Scotland sa England, no? Oho, yan. Alam nyo ba kung bakit tinawag na Old Park ho to? Kasi siya ang tinawag na pinakamahabang taong nabuhay ho sa bansang England. Sa Diago o sa Scotland. Alam nyo kung ano edad niya? The Old Park. Ito ho siya. Ito ho itsura niya. Ayan ho. Ayan ho. Ayan ho siya. Aba, ang inabot ho niya 152 years old lang naman. Kaya siya ang tinawag na longest live man age in England. Kasi inabot ho siya ng 152 years old. At syempre, siya nga ho ang founder na itong Old Park. Yan, siya ho yan. Kaya old, inabot nga ho siya ng 152, ganun siya katanda ho inabot. But Old Park, kasi siya apelido ho niya yun, ang pangalan ho niya, si Thomas Park. Kaya ho tinawag ito na Grand Old Park. Siyempre yung Grand, di ba? Yung pinakalolo, okay, kalololohan. Grand, di ba? Yan. O, yan ang muting history na itong Grand Old Park. Eh, hindi ho ano ito, baka kalan nyo gamot sa laboratorio ito. Hindi ho, ito ho, isang huri ho ng Scotch Whiskey. Ayan. Pag-usapan ho natin Scotch Whiskey bago tayo magtapos sa ating live. Ano? Alam nyo mga Scotch Whiskey, meron ho yung 134 na distillery ho sa basang Scotland sa United Kingdom. Oh. Ganun ho siya karami. Ganun ho siya karami. Ayan, marami ho, ano ho ba, yung mga isa ho dyan, yung ano to, yung mga Johnny Walker. Oh, lahat ho ng Johnny Walker. Alam nyo ho, yung Johnny Walker, di ba, yung Johnny Walker Red, Blue, Black, Double Black, Red, meron ako niya, Platinum, Premier, meron ako dito niyan eh, hindi ko na natin isa-isahin, ay, at yung si Bat 69, isa lang kong kumpanya yan, isa lang kong may-ari, ayan, si Bat 69, sino pa ba, si Chivas Regal, ayun, meron ako, nasa taas, si The Wars, oho, sino, si Valentine's, oho, iyan ho, isang kumpanya lang ho, at saka, oh, isa lang ho yan, isang, one company lang ho yan, at saka lahat ho ng Johnny Walker. Eh, syempre, sa dami ho, sabi ko nga sa inyo, 134 distilleries in Scotland sa United Kingdom. O, sa United Kingdom ho, ano ho dyan eh, ang pabasa ho nilang hayop ho dyan eh, unicorn, ayan, dagdagan na ho natin. Oho, at ano pa ho ba, ang salita ho dyan ni Gaelic, and English, yan ho ang language ho nila dyan. Yung Gaelic ko, siyempre wala ko tayo idea, English alam naman natin. How are you? Yan. Yan, yung Gaelic ko, hindi ko natin alam how are you sa salitang Gaelic. Okay. Pero di ba, may mga pinikula, di ba? Yung sa, ano, yung sa Netflix, yung Barbarian, di ba? Mga ano ho yan eh. Di ba, may mga Gaelic ko silang salita dun eh. Alam ko. Kaya parang kayo maganda eh. Tapos na ho yung episode eh. Na 2 ata. Okay. Yeah. Ayaw ko napapanood ho yun. Barbarians. Maganda rin. Kalaban nila ho nila mga tiga France ata. Kalaban naman nila mga ano. Sa bagay, sa bansang England pala yun. Hindi, balikan ko na ho. Kalaban nila mga Romans. Yun!
Ano pa ba? Yan. So, ayun, nakapagpaliwanag ko tayo ng konting kaalakan. Ay, sana yung nagustuhan niyo ating konting live. Ako, huwag naman yung sana umulan. At wala akong racket si Mr. Lance. Dalawang araw na akong walang collection. Dahil sa ulan. Oho, kasi wala ho tayong sahod dito sa ating ginagawa. Wala pa, wala pa. Nako, nako, kahapon no, nag-check kami, nag-check. Ay, salamat din ho sa nagbibigay ng stars sa akin ha, sa dito sa Facebook. I have already, ano eh. Ilan ba? 22 or 29 stars daw. At sa YouTube naman, naku po, naku po. Ay, ho, gumapang ang aking ano. Nodo mo na kayo YouTube ha. Mr. Lanzo sa aking Facebook. Ayan. Bahala nyo ko, isa nyo gusto manood. Basta dalawa, yun naman manood. Bumanat naman ang ulan. Ay, siyempre, ulan, iingay ho. Ililigpitin ko muna itong mga kaalakan. Panoorin nyo na lang ho yung mga late. Si Roberto Teodoro, shout out sa iyo. Si Juliet de Arco, salamat sa panonood. Kay Joe Mark, ayan, oo. Ayan, sino pa ba? Kay Doris Limibo Salazar, ayan, kay Ate Luz, ayan, oo. Ayan, salamat po sa inyo ha. At God bless po sa atin lahat. At happy Sunday, maulan Sunday. Ayan, oo. At kasi ko single akong racket. Eh, kukumikita lang ako sa ginagawa ko, hindi na ako rumakit. Dito lang ako magkukonsulti, wala ako eh. Kaya kailangan natin rumakit. Ako ha, pambansang bartender ho ng Pilipinas. Wala akong iba kundi si Mr. Lanza. Thanks for watching ho. Ayan, oo. Nodo kayo na aking vlog sa aking Facebook. Ayan, Mr. Lance, aking YouTube channel din ho. Mr. Lance din, ayan. Aking reels, puro Mr. Lance. Thank you sa inyo ha, thank you sa inyo. Ingat po tayo lahat. God bless.